sabugan tayo ng gulong, grabe oh. So nandito tayo ngayon sa S-Lex. Ayan, nandito tayo. Buti na itabi ko, pero sirang-sira talaga oh. So ito yung spare ko. So since nasabugan, tayo ang gagawa niyan. Kayang-kaya natin yan. Ganyan kalala yung nangyari dyan oh. Grabe. Ganyan kalala. Guys, ito yung sa harap. Tingnan niyo. Oh. Grabe. As in, sabog na sabog talaga, diba guys? Grabe guys, sa tignan niyo. Tingnan niyo yung nangyari sa gulong ko, no? Wasak na wasak eh. Grabe oh. Grabe yan. Buti lang talaga safe tayo. So yun ang importante sa lahat. Guys, napalitan na natin, no? So hindi ko na nakuha na yung video kung paano ko pinalitan. Kasi syempre wala kasi maghahawak eh. So pauwi na ako ngayon. At least safe naman ako. Grabe guys, so first time nangyari sa akin yun. Napaplatan ako pero hindi ganon. Yun kasi sumabog, sabog talaga eh, no? Sumabog talaga yung gulong ko eh. Kung makikita nyo yung itsura ng gulong ko, sabog na sabog. Actually kaya lang naman siguro naging ganon din yung itsura niya, kasi itinakbo ko siya. Naramdaman ko na yun, nandun pala ako sa ibabaw ng ano, ng Magallanes. Pero syempre hindi naman pwedeng dun ako tumigil, di ba? Pag dun ako tumigil, matutuwa ko. So tinakbo ko siya kahit konti. Umahanap lang ako ng shoulder na merong pwede tayong magpark at para mapalitan natin yung gulong natin, no? So yun, nakakita naman tayo, medyo malapit lang din naman from itaas na Magallanes, siguro mga 100 meters lang, no? So yun, so sabog na sabog, kaya ngayon wala na akong spare, so I have to buy, kailangan bumili ng gulong or at least kahit pang spare lang, diba? Kasi importante yun eh, dahil pagka paano kung halimbawa maplatan ulit sa ibang araw, so wala na akong spare, so wala na, di ba? So kailangan ko talaga bumili kahit spare. So yun, na nakapagod at na medyo pinagpawisan tayo sa pag pagpalit ng gulong. Hindi ko na nakuhanan yung ano, yung mismong pagpapalit ko ng gulong eh, kasi wala akong ano eh, walang kukuha dahil wala naman akong kasama, mag-isa lang ako, no? Pero napag-aralan na natin yun, yung pagpapalit ng gulong, kaya marunong tayo magpalit ng gulong. Kahit na yung hydraulic jack natin ni ano, yung ano lang, yung simpleng hydraulic jack lang, no? Na galing mismo sa Honda. So yun guys, pauwi na tayo ng bahay. Thanks God. Ang pinaka-thankful ko talaga dun is nung sumabog yung gulong. Kasi may tendency yun na ano eh, may tendency yun na pumaling tayo sa kanan since nasa right yung sumabog yung gulong natin at mawalan tayo ng control sa manibela, lalo na kung mabilis yung takbo natin. Naramdaman ko na siya eh, akala ko flat lang, actually akala ko flat lang, siguro kaya nagkaganon na rin dahil tinakbo ko pa siya, kaya sobrang sira talaga, no? Yun nga, thanks God kasi wala akong sasakyan na nasa right side ko na malapit, na possible ko na mabangga, 'di ba? Pagka mga ganong sitwasyon. So syempre dapat presence of mind lang, tapos napakaimportante yung ano eh, yung hindi mauna yung takot mo. No. Kasi pagka nauna yung takot mo, may tendency ka na magpanik ka. Pag nagpanik ka, mas delikado, baka bigla mong maikabig ng todo, 'di ba? Or possible din umano ka, yung tumumbay, bumaliktad yung sasakyan mo, 'di ba? Sa sobrang tense mo. So yun, and thanks na rin ako dito sa sasakyan ko si Pogs, no? Talaga totoo yun eh, ever since hindi talaga na nangyayari yung sa alanganin lugar tayo nagkakaganyan, no? So kahit medyo talagang durog yung gulong ko, naitabi ko pa rin siya, nailagay ko siya sa maayos na lugar at nakapagpalit tayo ng gulong, no? Kaya sobrang thankful ako dito eh, no? 8 years ko na itong kasama. So ever since talagang ganon, kahit sa bahayan, kahit sa ano eh. Kaya love na love ko to eh.
Kaya kailangan ito talaga, pagka tayo nagkapera, kailangan na ito ng major renovation para gumanda talaga na siya ulit, no? So yun guys, yun lang, bigla ang vlog lang to kasi papauwi na tayo and yun, nangyari to, so binlog ko na rin para yun lang, mapakita ko sa inyo na ganun, maaaring mangyari sa good thing din guys, ano, syempre hindi ko kasama yung mag-iina ko, no? So syempre pagkasama ko yung mag-iina ko, sigurado magpapanik din sila, no? And matatakot talaga sila and syempre ayoko naman na mangyari yun, na maranasan nila yun. And sa bagay, hindi naman kasi mangyayari kasi galing ako sa trabaho, kaya definitely hindi ko sila kasama. Pero alam niyo yun, buti na lang natapat sa ganun, hindi yung kasama ko sila na bumiyahe tapos nangyari yan, tapos kasama pa namin yung bunso namin. Syempre, diba, mahirap din yung nakasama namin yung bunso namin. So yun, pero aminin ko naman, syempre nakaramdam din ako ng takot, natural yun dahil tao tayo, diba, nakaramdam tayo ng takot nung nangyari yun. Pero yun nga, presence of mind na lang yung nangyari. So wag lang magpanic, yun talagang pinaka ano ko, suggestion ko, wag tayong magpapanic, no? And ayun, pray lang to God, no? Yun nga, thanks to God na wala nangyari sa atin. And problema na lang natin ngayon is syempre kailangan nga natin bumili ng spare para dun sa gulong natin, no? Medyo malapit na tayo sa bahay guys, medyo traffic na rito. Ito lang naman ang medyo may konting traffic pag bumabiyahe ako pa uwi. EDSA medyo, EDSA okay pa, no? Mabilis pa. SLEX mabilis din. Pupunta doon sa Meno, mabilis din, no? Dito lang talaga. Hindi yung ganung sitwasyon, so may idea kayo. So that's all for now. It's me, Jigs Aborde. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the red bell button to get notified. That's all for now. Bye!